Napatunayan na sa pag-aaral ng Department of Science and Technology o DOST na mabisa sa pagpapahupa ng mga sintomas ng COVID-19 ang pag-inom ng virgin coconut oil o VCO. Pero paalala ng mga eksperto, hindi po ito gamot kontra COVID-19 kundi supplement o katuwang lang sa gamutan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Aros kaldo, adobo at buttered garlic shrimp na hinaluan ng virgin coconut oil o VCO. Ilan lang yan sa mga putahing naging panlaban sa virus ng mga COVID-19 suspect at probable cases sa pag-aaral ng Department of Science and Technology o DOST. Nilahukan ito ng 58 pasyente ng Santa Rosa Laguna Quarantine Facility. Hinati sila sa dalawang grupo na may tig 29 na miyembro. Ang unang grupo, binigyan ng VCO. 5 sa kanila nagpakita ng paghupa ng sintomas matapos lang ang 2 araw. Ang ikalawang grupo naman, hindi binigyan ng VCO at isa lang ang nagpakita ng pagbuti ng lagay. Pagkalipas ng 18 araw, wala ng sintomas ang lahat ng nabigyan ng VCO. Habang sa ikalawang grupo, nagpatuloy ang sintomas ng hanggang 23 araw. The VCO group has recovered from infection or inflammation 14 days after being subjected to the intervention. In conclusion, symptoms in the VCO group significantly declined at day 2, and no more symptoms were observed at day 18 as an adjunct supplement to probable and suspect COVID-19 cases. It could prevent COVID-19 cases from becoming severe. Pero paglilinaw ng DOST, hindi gamot sa COVID ang VCO. Hindi po siya treatment. Because as per our codex sa alimentarius na guidelines, pwede kang mag-claim lang na ang isang produkto ay talagang nakakapag-gamot ng isang sakit, ay marami pong series ng pag-sasaliksik ang kinakailangan. Take it actually as a supplement. So, iyon po yung sinasabi natin at base po sa ating research ay ito po siguro you can actually do or take only the 0.6 ml as the limit per day. Bago pa dumating ang sakit na COVID-19, umiinom na ng virgin coconut oil o VCO si Judith Pustrado. Ramdam daw niya ang paglakas ng resistensya mula nang uminom ng VCO. Wala pang COVID, I'm taking the VCO. First, immune system to increase our immune system, tapos to address the cholesterol. Kaya naman na magpositibo sa COVID ang 3 kaanak sa probinsya, agad niyang pinainom sila ng VCO. Yung may symptomatic, at least 3 times a day, 3 kutsara. Pero yung wala naman, like yung my mother, they're taking 1 teaspoon in the morning and 1 teaspoon at night. So kahit walang symptomatics, lahat po sila nagtitake. After 3 to 4 days of taking up that VCO, unti-unti bumalik yung panlasa, unti-unti bumalik yung pang-amoy. Ayon naman kay Dr. Fabian Dairit na siyang unang nag-aral ng paggamit ng VCO, marami na napatunayang benepisyo ang VCO. Pero kailangan pa ng mas malalimang pag-aaral para masabing makagagamot nga ito ng COVID. All of the indications suggest that VCO certainly at least decrease the symptoms of inflammation kasi marami ng literature dyan. Yung cure niya against COVID, of course, will require further study. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.